Halos wala na yatang tao ang hindi nakakakilala sa tinaguriang King of Pop na si Michael Jackson. Dahil sino ba naman ang makakalimot sa kanyang mga awiting nilikha at mga dance move na talagang tumatak sa marami gaya ng moonwalk. Ngunit ang isa sa nakakalungkot na pangyayari sa kasaysayan ay ang kanyang biglaang pagpanaw. Sa video na ito ay ating pag-uusapan ang mga kasong kinasangkutan ni MJ. Idagdag na rin natin ang mga kumakalat na balita tulad ng ito raw ay buhay pat na mumuhay ng simple. Makikita pa nga sa isang larawan na ito ay natutulog sa isang time capsule. At sa mahabang panahon ng kanyang katanyagan ay iba't iba namang mga paratang ang ikinakabit laban sa King of Pop. At bunga ng kanyang labis na kasikatan at pagkakaroon ng misteryosong katauhan ay tila naging paborito nga siyang pag-usapan hindi lamang ng kanyang mga tagahanga kundi pati na rin ng mga taong gustong sumira sa kanyang karera. At mula pagkabata eh hindi na nga naalis kay Michael Jackson ang mga paratang tulad ng siya ay bakla. Nang ito nga ay lumaki at nagkaroon ng maraming pagbabago sa kanyang pisikal na anyo eh dumagsa naman ang iba't ibang mga akusasyon na di umano'y hindi gusto ni MJ ang kanyang kulay o bilang pagiging lahing itim. Pero kahit na siya ay nagpaliwanag na mayroon siyang rare skin condition na tinatawag na vitiligo, eh nananatiling hindi kumbinsido ang marami. At kahit matagal nang pumanaw itong si Michael Jackson, eh marami pa rin ang gumagawa ng mga kwento tungkol sa kanya. Isa na nga dyan ay ang nakita di umano ito sa impyerno ng isang bata na may pangalang Angelica Zambrano. Nagkaroon daw kasi ang batang ito ng 23 hours death experience at nakapaglakbay sa pagitan ng langit at impyerno. Pero ang labis na sumira kay MJ ay ang inakusa sa kanya na pangmamolestya sa isang menor de edad na nangyari noong 1993 dahil may isang batang lalaki na ang pangalan ay Jordan Chandler na nagsasabing ginalaw daw siya di umano ni Michael sa loob mismo ng bahay nito sa Netherland Ranch sa Santa Barbara, California. Itinanggi nga ni Michael ang lahat ng mga paratang kaya naman isang malaking labanan ang naganap sa korte at hindi lamang milyong dolyar ang nawala kay MJ kundi pati na rin ang kanyang pinaka-iniingatang dignidad. Paano kaya hinarap ni Michael ang mga pagsubok na ito? At ano nga ba ang naging hatol ng korte sa kanya? Halika at simulan na natin. Taong 1992 nang unang makilala ni Michael Jackson, ang noon ay 12 anyos pa lamang na si Jordan Chandler. Nangyari nga ito nung masiraan si Michael Jackson ng sasakyan at nagtungo sa pinakamalapit na rentahan ng kotse mula sa kanyang tahanan. Ang rent-a-wreck na ito ay pagmamayari ng stepfather ni Jordan na si David Swart na isa ring tagahanga ni Michael Jackson kaya naman binigyan lamang niya si Michael ng libreng renta. Ipinakilala niya kay Michael ang kanyang asawa at ang anak nito sa una na si Jordan Chandler at mula nga noon ay nagkaroon na ng komunikasyon ang bawat isa at dito ay inimbita ni MJ ang mga ito sa kanyang bahay na tinatawag na Neverland. Ang property na ito ni Michael ay may lawak na mahigit na isang ektarya. May sarili itong amusement park at nagagandahang gardens at statue. Noong February 1993 ay unang dumalaw si Jordan Chandler sa kanyang bahay kasama ang ina nito at isang kapatid na babae. At magbuhat noon ay naging regular na ang pagdalaw ng pamilya sa Neverland. At minsan ay doon na rin sila natutulog. Dahil sa sobrang close ng pamilya nito kay Michael, eh sinasama pa nga niya itong mag-travel sa iba't ibang lugar kagaya na lamang sa Las Vegas, Mocoro, at Paris. Tila nga raw anak na ang turing ni Michael Jackson dito kay Jordan at talagang katabi pa nga ito maging sa kanyang pagtulog. Ang mga kaganapan sa kalaunan ay nakaabot sa biological father ni Jordan na si Evan Chandler na isang kilalang dentista sa Los Angeles at isa ring manunulat. Pero hindi nga siya natuwa sa madalas na pagsama ng kanyang anak dito kay Michael sapagkat naaantala nito ang kanyang schedule sa pagdalaw kay Jordan. Bukod pa nga dyan, eh tila nga ramdam nitong si Evan na para bang inaagawan siya ni Michael Jackson ang karapatan bilang isang ama sa kanyang anak. At pinagdudahan din ni Evan ang malasakit na ipinapakita ni MJ sa kanyang anak. Kaya naman gumawa siya ng paraan upang malayo at makuha si Jordan sa ina nito. At mapalayo na rin kay Michael Jackson. At sa di kalaunan ay nakipag-usap itong si Evan sa ilang mga abogado para sa planong pag-file nito ng restraining order laban kay Michael at child custody lawsuit naman laban sa kanyang ex-wife. Isang araw ay tumawag nga itong si Evan sa kampo ni Michael
Nang hihingi nga ito ng $20 million bilang kapalit ng hindi niya pagsasalita sa mga otoridad tungkol sa panghahalay na ginawa di umano sa kanyang anak na si Jordan. Napag-alaman na tinanong pala nitong si Evan itong si Jordan kung hinawakan na ba ni Michael ang kanyang ari, at sumagot nga raw ito ng oo. Ngunit sa kabila ng mabigat na paratang, eh hindi naman nagpatinag itong si Michael Jackson. At sinagot lamang niya si Evan Chandler ng mga katagang no way in hell. Pero ang nakakagulat, matapos humarap sa korte nitong si Evan, eh tanging kaso lang niya sa kanyang ex-wife ang kanyang concern, at wala siyang nabanggit tungkol kay Michael. Pero tila nag-iipon lang pala ito ng mas malakas na ebidensya upang tuluyang mapabagsak si Michael Jackson. Dahil buwan ng Agosto taong 1993, ay dinala nga niya si Jordan sa isang psychiatrist, at doon inilahad nga ng bata ang pangmamolestya di umano ni Michael sa kanya. Kabilang na nga dyan ang mga insidente ng pagtatalik at iba pang uri ng malalaswang bagay. Ang mga revelasyon na ito ay kaagad na ipinaalam ng doktor sa mga otoridad. Kaya naman pagdating ng August 18, 1993 ay sinimulan na nga ang imbestigasyon laban sa King of Pop. Hinalughog nga ng mga kapulisan ang lahat ng silid ng bahay ni MJ, at ang ilan sa mga videotape ay kinumpiska. Ngunit wala silang nakitang mali. Kaya naman sunod nilang ginawa ay ang pagkuha ng statement sa mga batang nakasalamuha ni Michael Jackson bago pa man niya makilala itong si Jordan. Mahigit sa 30 bata nga ang in-interview. Isa na nga dito ang kapwa mga 11 anyos na sina Brett Barnes at Wade Robson na naging kaklose ni Michael at minsan na ring natulog sa Neverland. Sa press conference nga ito isinagawa noong August 25. Dito sinabi ng dalawa na nakasama nga nila si Michael Jackson sa isang kama, pero wala naman daw sexual na nangyari. Hindi pa nga roon nagtatapos ang kaso, sapagkat pagdating ng Desyembre, eh kinunan nga ng pulisya itong si Michael ng kanyang genitalia at larawan ng kanyang ari. Labagman ito sa kanyang kalooban, ngunit para sa ikalilinis ng kanyang pangalan, eh sinunod niya ang proseso. Dito naman isinalarawan ni Jordan Chandler ang ari ni Michael Jackson sa pamamagitan ng pagdodrawing. Ngunit hindi nga ito naging match, sapagkat ang ari na iginuhit ni Jordan ay nakasircumcised, samantalang ang kay Michael Jackson ay hindi pala tuli. Naging patunay nga nito ang larawan ng kanyang ari na kinuna ng mga otoridad. Pero para matapos na ang gulo at makabalik na sa kanyang normal na buhay, eh pumayag na nga itong si Michael Jackson sa isang settlement noong 1994. Ito ay nagkakahalaga ng $22 million, at ang naging usapan, ang $15 million ay mapupunta para kay Jordan Chandler. Pero makukuha niya ito pag tumungtong siya sa edad na 18, at ang kanyang ama naman na si Evan at ang ina na si June ay makakatanggap din ng tig $1.5 million kada isa. At ang sobrang pera naman ay mapupunta sa mga naging legal team ng pamilya. Bagamat natapos man ang kaso na ito ni Michael, eh tila hindi na nga nito maaayos ang naging danyos na idinulot nito sa kanyang karera. Bunga kasi ng matinding stress na naidulot nito kay Michael, eh nagkaroon siya ng problema sa kalusugan, bumaba ang kanyang timbang, hindi siya makatulog at nakakaranas ng pananakit ng ulo. At dahil nga dito, ay kinansilan niya ang kanyang mga tour at kaagad na nagpa-ospital. Naglabas si Michael ng video na kung saan ay pinahayag niya at sinabing siya ay inosente at mayroong takot sa Diyos. Pero sa kabila ng mga pahayag na ito ni Michael, eh tila hindi na nga napigilan ang tuluyang pag-iwan sa kanya ng mga iniendorsong kumpanya. Isa na nga rito ay ang halos isang dekada na niyang kapartner, yan ay ang Pepsi. Ang napakalaking pera na nakuha ng pamilya Chandler ay ang nagbigay ng interes para sa iba pang mga magulang na magreklamo para sa kanilang mga anak. Siguro sa isip nila, kapag sila ay nagsalita laban kay Michael, ay makakatanggap din sila ng milyones. Kagaya nga ng nangyari sa pamilyang Chandler. Isa na nga rito ay ang babaeng nagngangalang Blanca Francia na naging personal maid ni Michael sa Neverland mula noong late 80s hanggang 1993. Dahil ang kanyang anak daw di umano na si Jason Francia ay minsan na rin daw minulestya ni Michael noong dinadala niya pa ito sa Neverland. Ayon pa sa pahayag ng kanyang anak na si Jason, ay madalas daw siyang kinikiliti ni Michael hanggang sa hinahawakan ng araw nito ang mga pribadong bahagi ng kanyang katawan.
Hindi nga lang daw siya nagsalita noon dahil akala niya ay katuwaan lang ito. Ang ina na si Blanca Francia ay nakatanggap ng 2 milyong dolyar bilang settlement noong taong 1996. At makalipas ang ilang taon ay nakilala naman ni Michael Jackson ang isang batang cancer patient na nagngangalang Gavin Arvizo. Itong si Arvizo nga ay nangangailangan ng tulong para sa kanyang pagpapagamot. Kinakailangan kasi nitong maoperahan, kaya malaking pera talaga ang kanyang kinakailangan. Hiwalay na ang kanyang mga magulang, kaya naman ang kanyang ama na si David Arvizo ay lumapit na kay Michael para humingi ng tulong. Sinuportahan naman ito ni Michael Jackson para sa pagpapagamot ng bata hanggang sa maging cancer-free na ito. Naging malapit si Gavin kay Michael, kaya naman naging madalas na nga rin ang pagdalaw nito sa Neverland Ranch. At pagdating noong 2003 ay nagkaroon nga ng documentary itong si Michael Jackson na pinamagatang Living Michael Jackson. Sa documentary na ito ay inilahad kung paano mamuhay ang isang Michael Jackson sa likod ng kamera. Naging pangunahing paksa ng documentary ang nakamamanghang Neverland Ranch ni Michael. Nagkaroon din ng interview tungkol sa mga batang natulungan ni Michael. At isa na nga sa naimbitahan ay itong si Gavin Arvizo. Sa kalagitnaan ng interview ay sinagawa ng pangunahing host na si Martin Bashir. May sinabi nga itong si Michael na tila hindi ikinatuwa ng maraming manonood. Patapos kasing tanongin ni Martin itong si Michael tungkol sa pagtulong niya kasama ang mga bata, sumagot nga itong si Michael na lahat naman daw ng guests sa kanyang bahay ay welcome na matulog sa kanyang kama kung gugustuhin nila. Dagdag pa ni Michael ay hindi raw ito sexual dahil isang pinakamagandang bagay ito na kung isishare niya ang kanyang higaan sa mga bata. Ang episode nga na iyon ay labis na pinag-usapan online. Dahilan upang mahalungkat muli ang mga aligasyon kay Michael way back 1993. At di nagtagal ay muling binuksan ng Santa Barbara Sheriff Department at District Attorney's Office ang investigasyon laban kay Michael Jackson. Kasama ang ama at ina ay in-interview nga ng mga otoridad ang 15 anyos na si Gavin Arvizo. Doon ay umamin ang bata na ilang beses daw siyang inabuso ni Michael mula pa noong February 21 hanggang March 12, 2003. At noong November 18 ay hinalughog naman sa pangalawang pagkakataon ng mga kapulisan ang Neverland Ranch. At sa pagkakataong ito ay inaresto na si Michael Jackson. Ngunit kaagad itong nakalaya makalipas lamang ang 3 araw matapos magbayad ng $3 million. At pagkatapos ng ilang buwan noong April 21, 2004 ay sinampahan na nga ng karagdagang mga kaso itong si Michael. Kabilang na nga dyan ang child abduction, false imprisonment at extortion. Taong 2005 ay hinarap na nga ni Michael ang kanyang opisyal na trial sa korte. Ang mga tagahanga naman sa labas ay dumagsa habang isinisigaw ang mga katagang Michael Jackson is innocent. Maraming mga personalidad ang nabigay ng statement para idepensa itong si Michael. Kabilang na nga dyan ang mga sikat na artist na sina Jay Leno at komedyanteng si Chris Tucker. Sa kabilang banda naman, kasabay ng mga karagdagang testimonya ni Gavin Arvizo, muli namang lumabas ang dating maid na si Blanca Francia para magbigay ng mga karagdagang impormasyon laban kay Michael. Sinabi nga niya na nung naninilbihan pa raw siya kay Michael, nakita niyang si Michael ay nagsha-shower kasama ang noon ay maliit pa lamang na si Wade Robson. Ngunit nabasura ito ng korte. Matapos tumistigo si Wade Robson at sinabi nito ay wala itong katotohanan. Makalipas ang ilang araw na labanan sa korte, napatunayan nga ng mga abogado ni Michael na itong si Gavin ay minanipula lamang ng kanyang ina para magsalita ng mga kasinungalingan. Bukod kasi sa pabago-bagong statement ng bata, minsan ay hindi na nagkakatugma ang sinasabi ng kanyang ina. Itong si Janet Arvizo nga ay napag-alaman na mayroon palang pending case na welfare fraud at perjury. Sa madaling salita, ito ay nanloko. Dati kasi itong nagpanggap na isang mahirap dahilan upang makatanggap ito ng welfare payment mula sa gobyerno. Ang welfare payment ay binibigay ng gobyerno ng Amerika sa mga taong may kapansanan, walang kakayahang maghanap buhay at walang mga income. Nasa tumatayang $18,000 lahat ang nakolekta na pera ni Janet. Gayong meron naman pala siyang malaking pera na itinatago sa bangko. Lumabas kasi sa investigasyon na noon palang year 2000, nakatanggap pala itong si Janet ng $152,500 settlement
mula sa isang kumpanya na J.C. Finney. Kagaya ng kasong isinampan nila kay Michael, kinasuhan din nila ang kumpanya noon ng sexual harassment at pagmamaltrato. Nagnakaw kasi si Gavin ng 2 uniform sa naturang tindahan. At nahuli nga siya ng mga security guard. Pinalabas ni Janet na hinaras daw sila ng mga security ng J.C. Finney at sexual na inabuso. Kaya naman inutusan niya ang kanyang anak na gumawa ng kwento. Si Janet Arbizo ay napatunayang guilty. Kaya naman pinatawan ito ng 150 hours community service at pinagmulta ng mahigit 4,500 pounds. Halos magbunyi ang buong mundo matapos ideklara ng korte na si Michael Jackson ay not guilty. Si Michael ay nagpasalamat sa kanyang mga taga-suporta at muling nakabalik sa pagtatanghal. Sa kabilang banda naman, ang pamilya ni Arbizo ay tila pinagbagsakan ng langit. Dahil sa sobrang kahihiyan ay umalis na nga sila sa California at namuhay ng pribado sa State of Georgia. Noong 2007, muli ngang naglabas ng pahayag ang pinakaunang bata na nag-akusa kay Michael na si Jordan Chandler. Ito ay hindi para manira, kundi ito ay para ipagbigay alam sa publiko na siya ay ginamit lamang ng kanyang ama na si Evan para siraan si Michael. Ang mga paratang na pangmumulestya ay utos lamang pala ng kanyang ama para sila ay magkapera. Ang kanyang ama na si Evan Chandler ay nagpatiwakal noong November 2009, 5 buwan matapos pumanaw si Michael Jackson. Pero bago pumanaw si Michael, ay nanirahan muna ito ng 4 taon sa Bahrain at Ireland. Hindi na nga siya kailanman nagbalik sa Neverland. Sapagkat ayon kay Michael, ay hindi na ito matatawag na isang bahay dahil makailang beses na itong ni-raid ng mga kapulisan. Nakarma naman ang mga taong nag-akusa at nangikil kay Michael Jackson. Sa paglipas kasi ng maraming taon, unti-unting lumabas ang mga katotohanan na siyang nagpapatunay na hindi hustisya, kundi pera lang talaga ang habol ng mga magulang na nagsampa ng kaso kay Michael. Bago ito pumanaw ay mayroong estimated network si Michael na $500 million. At kahit nga wala na ito, patuloy pa rin siyang kumikita ng pera. Simula noong 2010 ay pinanghahawakan ni Michael ang record na highest paid dead celebrity of all time. Marahil ito na siguro ang dahilan kung bakit nagsulputang muli ang mga taong nag-aakusa kay Michael. Dahil ang dati niyang tagapagtanggol na si Wade Robson ay bumaliktad at nagsabing inabuso din daw siya ni Michael sa loob ng 7 taon. Si James Safehack naman na minsang nakasama ni Michael noong kanyang commercial sa Pepsi nag-claim din na minolestya siya ni MJ. Ang dalawa ay parehong nagbigay ng statement sa 2019 documentary film na pinamagatang Leaving Neverland. Ngunit ang dalawang ito ay nabigo matapos ibasura ng korte ang kanilang mga reklamo. Mga kumpanya na kasi ang humahawak sa yaman ni Michael at hindi na nga nila obligasyon na protektahan o bayaran man lang ang sinumang tao na nagawa ni MJ ng atraso. Hindi masamang tumulong sa kapwa, pero ang masakit lang ay kung sino pa yung tinulungan mo ay siya palang magpapabagsak sayo, katulad ng nangyari kay Michael Jackson. Isa kasi sa kanyang advokasya ang pagtulong sa mga batang may sakit, bigyan sila ng magandang buhay at masayang kabataan na isang bagay na hindi niya naranasan noon, bunga nga na maaga nitong pagtatrabaho. Pero hanggang sa huling sandali ng buhay ni Michael, pinaglaban niya ang kanyang pride at dignidad. Maraming tao man ang hindi naniniwala, ngunit isang bagay lang ang hindi natin maipagkakaila at ito ang hindi matatawarang kontribusyon ni Michael Jackson sa pag-unlad ng pop culture. Salamat po mga idol sa inyong panonood.